itong kanyang binitawang salita, no? At binitbit niya pa si Zelensky. Hindi lang komedyante, kundi tagapagwasak ng digmaan sa kanyang bayan sa Ukraine. Mga kababayan, si Zelensky po ang dahilan kung bakit nag-collapse ang peace talks nila sa Russia. February or January before po magkaroon ng digmaan noong 2 years ago, ay nag-uusap sila nila Putin. Until nakinig siya, Atty. Valera, mga kababayan, sa sulsol ng Amerika at ng NATO. Ang North Atlantic Treaty Organization ay kontrolado ng Amerika. Proxy organization niya ito sa Europe para sa kanyang interest against Russia at mga kaaway niya sa Europe, sa kanyang kakompetitors. At ang resulta ng giyera ni Zelensky, mga kababayan, para makita ni Pangulong Marcos, 600,000 plus ang internal refugee ng mamamayan sa Ukraine. At nagtatago, tumakas, at ngayon ay nahihirapan sa kanilang buhay, mahigit kalahating milyon. 60% na kanyang syudad wasak. 70% ng kanyang ekonomiya lugmok. At si Zelensky ay nagsusumamo ngayon, natulungan siya sapagkat hindi na dumarating ang bilyon-bilyon na dolyares na pangako sa kanya ng NATO at ng Amerika. Subalit ang nakinabang ay ang mga partido ni Zelensky, mga kurakot na politiko, samantalang wasak at lugmok ang buhay ng mamamayang Ukraine. Attorney Valera, ganitong-ganito ang model na gustong puntahan ni Pangulong Marcos Jr. We must prepare, we must work for peace, but we must prepare for war. Attorney, mag-comment ka please dito sa statistics. 2 milyong pamilya sa Manila, Metro Manila, ang nagugutom araw-araw. Hindi makakain na 3 beses. Sa buong bansa, 7 milyon ang nagugutom at kulang sa pagkain. Mahigit 4 milyong Pilipino walang trabaho at mahigit 10 milyon ang kulang sa trabaho. At ang ating agrikultura lugmok. Napakataas ng kuryente, tubig, fuel at iba pang serbisyo at laganap po ang kakulangan sa kabuhayan ng mamamayan. And then ang pinaghandaan ni Marcos, giyera, pagbili ng missiles, hindi po pagkain, trabaho, kabuhayan at kapayapaan. Attorney Valera, go ahead po. Alam mo, babalikan ko, inaral ko na husto naman yung gera ng Ukraine, no? And then yung usapin ng international order. Pero sa Pilipinas, ano ba yung pambansang interest natin, no? Bakit kailangan tayong pumasok sa bingit ng digmaan? So, uulitin lang natin, Kairi. Yes. Ang kailangan natin ay palakasin ang ating ugnayang pang-ekonomiya, pang-kultura at pang-kalakalan sa lahat ng bansa sapagkat ito ang ating pambansang interest. Agree. Sa halip na magtatag ng mga alyansang military na naglalagay sa ating bansa sa tensyon ng digmaan at krisis. Mm-hmm. Binanggit mo ang Ukraine, Aka Eric. Yes. Gusto ba natin na pumasok ng Ukraine? Di ba tayo natuto sa kasaysayan natin? Hindi nga usapin ito ng laban against colonialism. Eh. Yeah. Usapin ito ng pulisiya na tayo ay nakikipaggera na wala naman dapat tayong gerahin. No? Kapayapaan at hindi digmaan ang malinaw na panawagan ng ating mga mamamayan at sa buong mundo. Kahit saan mo tignan na anggulo, hindi tayo po pwedeng pumasok doon sa tinatawag nating potential Ukraine station. Yes. Na yung proxy wars ay doon dadalhin sa ating bansa. No? 2 nabuumpugang mga makapangyarihang bansa ay tayo ay nagiging sakripisyo para tayong pawn na pwedeng itula kung saan nila gusto, no? Correct. Alam naman natin yan, na ang digmaan, no? Kahit na sa Second World War, ka Eric, ay nakita natin kung paano tayo naging magnet ng attack, di ba? Daan-daang libo na mga Pilipino na wasak. Katulad na nabanggit mo na nangyayari sa Ukraine. Again, of course, meron akong ibang analysis doon in term of the International Human Rights Order at saka yung tinatawag nating NATO, pero tama yung konteksto at saka yung konsepto na yung panawagan ay ng kapayapaan ang kailangan po nating gawin. Manawagan tayo sa ating administration, sa ating legislatura, sa buong sambayan ng Pilipino. Ang nais po natin, kung ang nais natin ay kapayapaan, humakbang po tayo ng buong katapangan para makakuha
at papuntang kapayapaan, hindi papuntang digmaan. Claro. Attorney Valera, bakit sinaraduhan ni Marcos Jr. ang diplomasiya at digmaan ng kanyang postura? At bakit biglang pumihit na lang ito? Wala na bang magagawa ang mamamayan? And if Marcos Jr. declares a state of war against China in a flimsy, whimsical, capricious instigation of his U.S. masters na hindi natin kinikilala, what are the options legally and otherwise for the people to take to resist the madness for war in the doom of war na binibitbit ng Marcos administration sa sambayan ng Pilipino? Please advise our people. Yeah. Alam mo ka, Eric, ang basic premise natin ay kapayapaan. Ang ugat ng kapayapaan ay hindi pwedeng isabay sa ugat ng digmaan. Tama. Pangalawa, yung ginagawa ngayon ni Pangulong BBM, katulad nung nabanggit ko kanina, ay hindi sa ating pambansang interest. Ngayon, ang lumalabas dito, ano yung pinoproteksyonan niya? Yun. Anong interest, personal interest niya ba na manatili sa kapangyarihan? That's a possibility. Yes. Again, ayokong pumasok sa political conjecture. Pero kung yung sinasabi mong 363 degrees turn, naalala mo na batay sa prinsipyo sa aking pananaw, yun yung objective reason ko. Yeah. Personally, on my part ka, Eric, kung bakit ako nag-withdraw ng support. Yeah. Kasi bilang peace activist tsaka anti-war, bakit ka pumihit ng ganon? Na nagsimula ka sa isang promesa na ang ganda ng promesa, niyakap ng sambayan ng Pilipino na tayo ay magiging kaibigan ng lahat at wala tayong kaaway. Yes. Bakit tayo pumihit ng 360 degrees at napadpad tayo sa bingit ng digmaan, no? So, what can you say about this? So, ano yung magiging payo natin sa sambayan ng Pilipino? How can they legally and effectively resist the doom of war na as if si Marcos Jr. lang at ang kanyang alipores ang pwedeng magtakda kung mamamatay tayo o hindi, at parang hindi na siya nakikinig sa mamamayan na ayaw sa digma ang walang patutunguan at hindi dapat maganap na kabaliwang digmaan? Yeah. So, babalikan mo na naman yung extra-legal at meta-legal na mga proseso ka, Eric. At yan ay nadaanan na natin. Yes. Kung magkakaroon talaga ng order na papasukin digmaan at magka-concurrent decision ang ating Kongreso, ay dapat talagang ipasok yan sa hukuman sa Korte Suprema. Pero hindi yun ang mabigat kasi yung usapin ng tinatawag nating legal remedies, no? Alam mo kung bakit? Alam natin na sa pulisiya ng isang bansa, kung ang iyong legislatura ay nagpapakita at indikasyon ng control, no? Kasi may mga indikasyon tayo na tendensiya ng isang authoritarian ruler. Tama. Yun ang mabigat eh. Oo. So, yung independence ng mga sangay ng pamahalaan ay nabubulok at nasisira. So, saan ka pupunta? Doon sa sambayan ng Pilipino. Doon tayo mag-oorganisa at mag-mobilisa at patuloy na mamulat at magmulat para sa katotohanan. Yes. Kasi mahabang proseso ito, ka-Eric, no? Kaya nga yung ngayon pa lang, sana hopefully magkaroon talaga ng creative ways of protest right now at sisimulan natin. Kasi tandaan natin sa lipunan natin, iba-iba yung spectrum, iba-iba yung ideolohiya ng mga tao. So hanggat hindi nila nararamdaman yan, ay hindi nila titignan yung benepisyo or yung pangmatagalang effect nito o positibong effect nito para sa kabuhayan at sa future ng generation. Kasi Attorney Valera, sir, sa mamamayan na nakikinig po sa talakayan with Attorney Valera at dito sa Pilipinas nating mahal, mahirap po ang tumutol sa digmaan kung nandyan ang digmaan. May magagawa po tayo na tumutol sa digmaan hanggat hindi pa nagaganap ang digmaan. Tama po ba, Attorney? Tama. Kung bakit tayo tumatalakay nito? Tama. Kaya nga itong ginawa natin dito sa hakbang ng Maisog USA, ang tema, no? Kung titignan natin yung tema ng Philippine Independence Day Parade sa celebration,
ng pambansang kalayaan, nilagyan lang natin ng hulma yon at mas malalim na kahulugan na tayo ay mga disipulo ng kapayapaan. Kaya nga halos lahat ng mga placards namin na niyayakap ng lahat ng mga kasamahan natin at nakikita nila, ramdam nila, kasi bababayan sa kanilang mga kamag-anak, sa ating mga kapatid sa Pilipinas. At magkakaroon ng malaking epekto yan. Pag nagkagera ka, mawawala ng mga trabaho, yung mga OFWs natin ay masisira yung individual na panaginip nila para sa kanilang mga anak. Tama. At para sa susunod na henerasyon. So, itong bagay na ito na nakikita ko na pagkilos, inuulit ko, no? Yung pagkilos natin ay nakafocus tayo sa isang mapayapang kilos protesta, no? Maging creative tayo, no? Kaya nga doon sa alam naman natin na halimbawa yung iba't ibang pinapaliwanag ko kanina, kung gagawan niyan, pati na yung kampanya sa pagsusulat ng liham, no? Yung mga petition, no? Petition. Magpropose na rin ako kasi alam mo naman yan, ginagawa natin yan, yung mga boycott, di ba? Boycotts. Na mga produkto or serbisyo na konektado halimbawa sa mga sumusuporta sa mga pulisiya ng pamahalaan natin, yung mga ganong klaseng bagay. Yan, kasi magkakaroon ka ng public pressure eh. The more na maingay ka, kahit na yung pampublikong sining at graffiti, yung ginagawa dyan, very creative tayo yung mga Pilipino, lalong-lalo na ang ating mga katutubo, ay napakahalaga niyan, no? Of course, ang batayang prinsipyo pa rin dyan ay yung paglilikha ng mga teach-in at edukasyon sa komunidad, ka-Eric, no? Agree, mga dapat pagtulungan natin. Pero yung pag-organisa at pag-mobilisa, no? Galvanizing people, kinakailangan umpisahan yan na ngayon pa lang na eto po ang mga pangunahing suliranin na hinaharap natin. Kahit sa digmaan na lang. Kahit sa digmaan na lang, Eric. So mag-focus tayo dun sa digmaan na yan. Okay, attorney. Babalik po kayo at kayo po ay partner ng Pilipinas Nating Mahal. Kayo po ni Attorney Victor Rodriguez, Maharlika, at iba pa pong mga may kuro-kurong matatag at matapang sa pagsasalita ng katotohanan in order to awaken and make this government of Marcos Jr. realize the madness of war at ang mga kapalpakan ng kanyang administrasyon para maayos na lang natin. Eric, no? Sige, sir. Isa lang ka, Eric, no? Mas mabuti na ang kontribusyon natin sa rehiyon at kontribusyon natin sa mundo ay yung tinatawag natin pagbuo ng tiwala at alyansa. Tama. Upang ipalaganap ang kapayapaan, hindi yung tinatawag natin destroying trust at saka yung puot, yung galit, no? Kasi yung itong pagbuo ng kapayapaan, ito yung nararapat na direksyon na dapat tunguhin natin, no? Kahit na sa international level. Very practical na common sense na sabi ko nga ka Eric, itinatag lahat ng mga United Nations, League of Nations para nga itakwil ang gera, itakwil ang digmaan. So bakit tayo bumabalik dito sa primitive ways of resolving disputes Correct. And conflicts?